Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan. Isa sa pinakamagandang turo ng Islam ay yung pinagbabawalan ng isang Muslim na magdagdag o magsakatuparan ng mga bagay na wala sa utos ng Islam. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar." Ang lahat ng bid'a, pag sinabing bid'a, innovation, pagdaragdag ay pagkaligaw. So lahat daw ng pagdaragdag sa relihiyon ay pagkaligaw. At lahat naman ng pagkaligaw ay impyerno. Nangangahulugan, mga kapabayan, na kapag ikaw ay nagdagdag ng isang gawain o utos sa Islam, na ito naman ay hindi ipinag-utos ng Islam, ikaw ay naligaw. At ikaw, pag naligaw, mapupunta ka ng impyerno. Napakadaming mga tao na nagsisipag sa gawa ng mga bagay na akala nila ito ay utos ng ating tagapaglikha, na kung saan ang kanilang ginagawa ay bagay na nauukol sa kanilang mga pananampalataya na hindi naman sadyang nagmula o nang galing sa kanilang sinasabing tagapaglikha. Kung ating bibigyan ng pansin, ang mga hindi Muslim, sila ay nagse-celebrate ng Pasko, ng bagong taon, at marami pang iba, undas, birthday at kung ano-ano pa. Pero kung ating bibigyan ng pansin at bibigyan ng katanungan, ito ba ay inutos ng iyong tagapaglikha? Bakit mo ito isinasagawa? So isang napakalaking kasalanan ang maggagawa ka ng isang bagay na hindi naman galing sa ating tagapaglikha. Of course, naniniwala tayo at may kanya-kanya tayong pinaniniwalaan at inaanibang relihiyon. Subalit, ang iyong mga isinasagawa ba, ito ba ay nanggaling sa iyong tagapaglikha? Kung ating bibigyan ng pansin, kung hindi galing sa ating tagapaglikha ang iyong isinasagawa, marahil tao lamang ang nagutos niyan, tao lamang ang nagsakatuparan niyan, tao lamang ang nagbigay ng batas na yan, hindi ang ating tagapaglikha. Hindi katulad sa Islam, hindi pwedeng magsagawa ang isang Muslim ng isang bagay na hindi galing mismo sa utos ng kanyang tagapaglikha. Kaya mga mahal naming kababayan, amin kayong inaanyayaan sa Islam na upang magkaroon kayo ng pananampalataya na mayroong kasiguraduhan na lahat ng ginagawa mo ay galing sa utos ng iyong tagapaglikha, na hindi ka maliligaw, hindi ka makakagawa ng bid'a o mga pagdaragdag sa utos niya, at hindi ka mapupunta sa impyernong apoy. Kaya hini-invite ko ang lahat ng mga hindi Muslim na pag-aralan ng Islam, at kung kayo ay magkakagusto o magkakaroon ng interes sa Islam, welcome po kayo sa amin. Tandaan po ninyo, kayo ang may kailangan sa Islam, pero ang Islam hindi kayo kailangan. Isang salita na magbibigay ng palaisipan sa bawat tao na dapat niyang hanapin ang tunay na turo ng kanyang tagapaglikha para hindi siya makagawa ng mga bagay na hindi naman ito galing sa kanya at hindi naman ito ang kanyang inutos para sa atin. So hanggang dito na lamang, mga mahal naming kababayan. Magandang araw po muli sa inyong lahat at assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid kong Muslim.